Hello, hello, hello everyone! So ngayon, ang first ko yatang dinemo na electric fan is yung AT19. So dito may dumating sa atin na AT16. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila pero I know na. Dito, 16. Kasi last time, ang dinemo ko is 12 lang siya. Ibig sabihin, mas malaki lang yung face nito. Tapos, dito, rechargeable. Ayan, may LED 2 lights din siya. So, tara, ating bubuksan. Yun lang, I think yun lang yung pinag-ano niya. 16 ito. And then, yung battery niya din siguro is mas malaki na ang capacity. Ayan. Pero wala siyang nakalagay. Ayan, AC-DC. So, eto siya. Ayan. Dual super night light function, silent. So, tara. Buksan natin. Actually, may parang may naano na dito. Pero tara, ating bubuksan. So, ayan. Buksan lang natin gamit ang ball pen. Wala akong mahanap na cutter or gunting. So, ang nakita ko is ball pen. So, ayan. Malaki na yung panel niya. Unlike sa dati niya, ano. Sa, mas malaki ang panel niya kaysa dun sa AT19. So, ito ang panel niya. Iwas, basag. Ayan, meron siyang dalawang bulb. Ito yung pinaka-fan. Pero I think mas mataas na siya compare sa AT19. Ayan. Tapos, ang stand niya, yan, tararang! Halos same lang ng itsura, yung design, ay yung ano lang talaga. Ayan po. Halos same lang po siya. Tapos, yung mukha niya mas malaki lang. Ayan. Mas malaki lang kasi 16 inches na siya eh. Yung AT19 kasi is 12 lang yun. So, yan lang yung kasama sa package. So, ayan lang no, si AT16. Ayan. 16, ang difference lang niya sa 8019 is 16 inches na ito, yung 8019 12 lang. So, mas malaki ang kanyang fan. Tapos, syempre, kung mas malaki, di ibig sabihin, mas malaki na rin ang capacity ng kanyang panel. Ayun. As usual, made in China tayo. So, ayan ang kanyang package sa panel. Tapos, ang dulo nito, ayan, pointed. Tapos dito, ayan, kumpleto siya. May kasama siyang pangkuryente na saksak. Tapos dito, may dalawa din siyang bulb. Ayan. May power button siya dito. Tapos, eto, I think mas mahaba ito kaysa sa 8019. Tapos ang lock niya, ganito. Hindi siya same ng iba kong dinemo na electric fan na clip lang. Ito, may paganyan effect. Tapos dito, tabi natin ha. Ayun. Dito, parang wala siyang pinag-iba ng design nung 8019. The same lang. Ayan. May turn on and off. Ayan. Iilaw siya kapag ka may laman yung battery. May level. Hanggang 2 lang yung level niya eh. Same nung 8019. So, wala siyang 3 or 4. Turn, ito yung iikot. LED. Ayan. May dalawang. Ay, isa lang. Okay. So, dito naman, ito try. Kung gusto nyo i-try yung bulb niya. Dito lang. Ayan. Pag saksak mo, pag naka-on dito ang switch, automatic yan siyang mag-on. Tapos, yung bulb dyan lang. So, ang dami niyang function. So, kapag sabay-sabay ang gamit neto, huwag niyo pong asahan na tatagal ang battery niya. So, since
Nasabi nating battery, ang battery niya po ay nandito lang sa likod. So mamaya bubuksan natin kung ano nga ba ang battery nito. Ang bigat. Ay, baka malaglag. Ang battery nito mamaya bubuksan natin. Tapos kung nakikita nyo dito, may wire connection po siya. Once na pag-open mo nito, may ilaw, ibig sabihin okay to. Make sure lang kapag kinonect nyo to, tama ang connection nyo. Kasi kapag baliktad yan at nabali po yung connection dito, ayan o, may tatlo kasi siyang parang pin. Ayan. Once na mali at nabaluktot yan dyan or nabali, hindi na po gagana automatic ang electric fan. So dito naman sa may puwet banda ng fan, ayan, meron din po siyang connection. So make sure lang bago nyo i-connect, ayan, or bago nyo to ilock, kasi parang pag nalock na ito dito sa katawan, ang hirap na po niyan tanggalin. So once na nakabili kayo neto, make sure bago nyo i-push lock, i-testing nyo muna lahat kung gumagana yung electric fan, mga ilaw na kasama at yung solar panel at yung sa kuryente niya. Kasi once na hindi po yan gumana or mali, mahirapan na po kayong magbalik niyan sa supplier kung saan kayo makakabili. Hindi na rin po siya magkakasya dun sa box. Ang tendency niya po ay masisira lang lalo siya. So ganun lang po yung idea ko or kaya advice ko sa mga makakabili ng ganito. Or kahit yung 80-90 na talagang kailangan buuin na push, kasi once na na-push po yan, mahirap na po siyang tanggalin. So tara, itatry muna natin bago natin siya totally i-assemble. So ayan, paano nga ba natin to itatry? So make sure na tama yung ating connection dito. Kasi once na nabali nga yan, kagaya ng sinabi ko, hindi na po yan siya gagana. So make sure lang tama yung connection natin. Ayan o. Dito kasi, may kakaiba siya. Ayan, hindi ko alam kung kita. Ayan. So, paano nga ba natin siya ilock? Ito o, hindi ko kasi makita kanina sa, hindi mapakita sa close up ng camera. So, dito, ayan, meron siyang ganyan. So, meaning, ito yung pang-lock dito kasi mayroon siyang kakaibang shape din dyan. So, yan yung pagdugtungin natin. Kasi may tatlong pin siya doon. Ayan o. Hindi ma-close up ng aking camera. So, ayan no. Kailangan lang maglapat yon. Ayan. Ayan. Tapos, pag gusto niya naman tanggalin, kailangan lang itong pindutin bawat gilid. And then, ito. Itaas. Yarn. Para walang maapektuhan na wire dito sa ilalim. Kasi may mahaba po yung wire. Ayan. Connection doon sa pinaka LC niya. So, ayan lang. Na-connect na natin. Ayan lang yan siya. Ayan. So, bago nyo i-lock to, i-push lock, iayos nyo lang siya pagkalagay sa ilalim para walang matamaan na wire. Itayo nyo muna. Huwag nyo muna siyang i-push lock kasi po, once na may problem yan at hindi gumana, mahirap na po siyang tanggalin or baklasin. So, make sure hawakan nyo muna or kung may kasama kayo, pahawakan nyo muna para lang matesting yung electric fan kung working siya. So, ayan. Hindi natin muna siya nilock. Ayan na. Sinandal lang natin ha. So, baka magtaka kayo. Ang hirap niyang iyoko. Hindi siya maano. Ma-push down. Push down. Ayan na. So, dito, makikita nyo ang laki ng lock niya dyan. So, dito, luwagan nyo lang po itong tornilyo na ito para po pumantay yung kanyang ulo. So, try natin. Ano? Ito, ulo niya. So, dito, may pang ano tayo? Pang luwag. Luwagan lang natin ito para bumaba at pumantay. Ayan. Once napantay na, kung anong sa ang kung masyadong yukong yuko, luwagan nyo pa or kung gusto nyo yung pantay lang sa kanya. So, ngayon, dahan-dahan lang natin asembolin yung electric fan bago natin siya inak yung sa stand niya, no?
sabay. Ayan, dahan-dahan lang natin. Ilak. Ayan. Next lang natin ang kanyang LEC. Ang LEC. Guys, kung kayo lang mag-isa bubuo ng ganito, para hindi kayo mahirapan, tanggalin nyo muna sa pagkaka-connect. Tapos, ihiga nyo lang siyang paganyan. Kasi ako lang din nagbuo mag-isa, so nahirapan ako. So, iganyan nyo lang, tanggalin nyo muna sa pagkaka-connect para at least, in case na bumagsak, hindi po siya mapuputol. So, ayan, no? Kasi, dito mahirap mag-connect sa tornilyong to. Ang hirap niyang i-adjust para mabuo. So, mas maganda kung may kasama kayo pag mag-assemble neto. Kasi pag mag-isa lang, mabubuisit ka lang talaga. Tapos, yan ang ginawa ko. Tinanggal ko muna siya sa pagka-connect. Ayan. Tapos, niga ko lang siyang paganyan. O, diba? So, ayan na si electric fan. Sabay tabingi ang aking pagkakalagay kasi dapat nakaharap to at least pag inano nyo. Pero ang sa akin kanina, tinaog ko siya kasi nahirapan ako. Ako lang mag-isa, walang partner kung paano siya i-assemble. So dito sa baba, hindi ko muna po siya nilock dito sa part na to. Kasi kailangan ko muna siyang i-testing kung tama ba yung ikot na electric fan natin. So power on. Iron. In furnace. So, turn, ipindot nyo lang yung turn kung gusto nyo paikot. Ayan, kung gusto nyo mag-swing siya. Kasi, once na-lock, kaya ang purpose ko, hindi ko siya nilock. Kasi once na may problem yan, kasi yung iba, baliktad yung hangin. Instead na dito sa harap, yung hangin minsan, nandun sa likod ang labas. So, syempre, hindi naman tayo ang gumagawa nito. From factory po yun. Kaya, kailangan muna natin i-testing maayos bago natin siya properly ilock. So, number 2, ayan, malakas naman po siya. Ayan. Tapos, steady. Ayan, steady niya. So, yun lang. Once na okay naman siya, observe nyo, pwede nyo na siyang ilock. Push lock na natin kapag okay na yung electric fan. Kung wala namang problem. So, yun lang, no? Yan yung pinaka-technic dyan. So, since solar siya, ayan. Para lang din makita nila. Kasi, andito yung main battery. So, ayan, nag-charge siya. Pinainitan lang natin ang kanyang solar. Dito po ang charge niyan sa solar. Kasi, yung dito banda sa likod, yun po yung sa kuryente. So, ayan. Ang wire naman niya, siguro nasa 1 meter lang ito. So, nasa sa inyo na kung may idea kayo kung paano dugtungan. Kasi wire niya is 1 meter lang. I think 1 meter. 1 or 2. Mga ganun. So, ayan lang, no? Ayan. Nag-charge naman siya sa solar. So, guys, ito yung battery niya. So, ilang ano nga ba to? Pwede ba natin itong tanggalin? Ay, nakadikit. Sabay nakadikit. So, ayan lang yung ano niya, oh, battery. So, I think may mga battery na ngayon na available. Hindi ko makita kung ilang ano kasi may nakadikit. Matigas siya kapag katinanggal. Ayun, pwede naman pala. Ay, Pokemon. Ay, bastusin. So, balik lang natin. Kasi baka ano yan. So, yan yung battery niya, guys. Nakita nyo ba? Ayan. Yan yung battery niya. So, nakadepende na lang talaga sa usage na to. Kasi marami siyang function. So, ayan. Satisfied na ba? Sabay. Thank you for watching. Bye. Balik na natin, sir. Thank you. Bye.